20 araw na lang bago ang halalan pero atrasado pa rin sa survey ratings ang tambalang Lacson Soto. Kaya ang estilo nila ngayon, hiwalay na mga kampanya para mas marami raw silang maikot. Para sa update, nasa linya si Mayan Los Baños mula sa Iloilo. Mayan, saan ang lakad ni Senator Ping Lacson at saan naman si SP Tito Soto? Magandang tanghali sa iyo, Cheryl. Actually, ngayon, sa mga oras na ito, mobile kami, no, nakasunod kami sa convoy ni Presidential Candidate Senator Ping Lacson. Katatapos lamang niya ng town hall meeting sa Estancia, Iloilo. And then para punta kami ngayon ng Pilan, Iloilo, kung saan magsasagawa siya ng maikling press conference. And then tutulak siya, Cheryl, ng Kalibo Aklan. Lagari sila mula ngayon hanggang sa itong huling tatlong linggo talaga ng kampanya. Si Senate President Soto naman ay pupuntang Bacolod at Dumaguete ngayong araw na ito para atenda naman yung mga events ng kanyang partido na Nationalist People's Coalition, Cheryl. Pero bukas, magkasama na silang iiko sa Santa Barbara, Iloilo at sa Antique sa umaga, Cheryl. Alam naman ng lahat, Mayan, na umalis nga sa Partido Reforma si Senator Ping. Pero totoo ba na may meeting pa rin sila sa ilang miyembro ng Partido Reforma sa Kalibo? Yes, tama ka, Cheryl. Medyo brilliant yung gawi, no, ni Senator Ping Lacson kahit nung doon sa Bohol. Kasi ang sinasabi niya, kahit naman nag-resign na siya bilang chairman at miyembro ng Partido Reforma, may ilan pa rin Reforma members na siya pa rin ang sinusuportahan. So yung mga yon, Cheryl, ay minimit pa rin niya. So for example, yung Bohol 2 weeks ago, merong mga Reforma members na minimit din niya. And then later, this afternoon sa Aklan, Kalibo, may mga Reforma members din siya na minimit. Ito yung mga kumbaga ay talagang solid sa kanyang sumuporta. At sinasabi niya, ito yung mga miyembro ng Partido Reforma na sumali sa partido dahil siya ang sinusuportahan. So kahit wala na siya sa partido, ay okay pa rin sa kanila na siya pa rin yung dadaling presidente ng mga ito, Cheryl. Mayan, ang sabi raw ni Mayor Isko Moreno sa isang interview, nadulas lang siya at lumihis sa script ng manawagan na umatras nga si Vice President Lenny Robredo sa halalan. Ano ang masasabi ng Lacson Soto tandem tungkol dito? Well, naninindigan sila Senator Ping Lacson at Senate President Soto na hindi naman talaga sila nag-call na paatrasin yung ibang kandidato. Ang sinasabi ni Senator Ping, sabi niya, tatlong linggo bago ang eleksyon, sabi niya, lalo higit daw na kailangan nilang respetuhin ang kapwa nilang kandidato, respetuhin yung mga botante, respetuhin yung proseso ng pagboto. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping, ayaw nilang pinapaatras sila sa laban, kaya hindi rin daw sila magpapaatras ng kahit sinong kandidato, Cheryl. So on that part, malinaw si Senator Ping na hindi niya pinaatras talaga si Vito Robredo at hindi niya raw alam, wala siyang idea na sasabihin ni Mayor Isko Moreno yon during the joint press conference last Sunday, Cheryl. Natanong mo rin ba sila? Kasi sinasabi, imbis na makatulong sa kanila, nag-backfire tuloy sa kanila yung ginawa nilang press con. Yan ang gusto kong itanong ngayon sa press conference pa lang na yan. Dadgawin ngayong umagang, tanghali na pala, Cheryl. Yan pa lang itatanong namin ngayong press con. Wala pa kaming pagkakataon, Cheryl, na makausap si Senator Ping since nag-arrive siya sa Estancia, Iloilo. Pero yes, yan talaga yung gusto natin itanong. May epekto ba sa kampanya nila? Tsaka reaction nila. Na totoo ka, nagbukang nag-backfire sa kanila kung talagang pag-uusapan lang natin yung bashing. May matindi-tinding bashing ang talagang inabot ni Senator Ping simula pa nung linggo, Cheryl. Kamusta naman ang pagtanggap sa kanila dyan sa Iloilo, Mayan? Mainit naman. Mainit ang panahon, Cheryl. At mainit din naman ang pagtanggap ng mga tao. Mukhang mainit eh, Mayan eh. Oh, ang init. Nako, grabe. Na masakit sa ulo yung init dito sa Iloilo. And, pero hindi yan makakapigil dito kina Senator Ping Lacson na talagang lagari na yung pangangampan niya. Dati kasi, Cheryl, isang araw, isang probinsya lang sila. Pero ngayon, dumadalawa, tatlong probinsya pa sila. Mukhang halata mong tatlong linggo na lang talaga patapos ng kampanya. So as much as they can, iikutin talaga nila yung kaya nilang ikutin, Cheryl. Saan pa ulit, Mayan, ang lakad ng tambalan? May plano rin kaya silang mag-stopover sa mga binagyo sa Leyte? Yamang nasa Visayas sila ngayon. Punong-puno yung kanilang schedule from now until May 7, yung meeting de avance. Yung Visayas leg nila, so far hanggang bukas, Santa Barbara, Iloilo, and then Antique. And then, mag-hop sila to Mindoro by Thursday, and then Friday, Camanava. Yung late na yan, nakita ko sa schedule, Cheryl, ay by May 2 and May 3, tutuhugin nila ang Leyte at Samar. Kasi yung week after this week ay magno-norte sila. Babalik, aakyat silang Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, dahil hindi pa sila nakakarating doon, Cheryl.
Maraming salamat, Mae Ann Los Baños.